Maligayang araw ng Sabado, mga kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil hawak natin ang pag-asa na sa patuloy na pagbabasa ng Biblia, binabago tayo ng ating Panginoon, ang ating isip, puso at kalooban. Ako po si Sister Amelyn ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita ngayon. Napakakapal ng tao ang nagkakatipon dahil pinupuntahan si Jesus ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bayan. Kaya nagsalita siya sa talinghaga. Lumabas ang mga hasik para maghasik ng kanyang binhi. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan at tinapak-tapakan at kinain ng mga ibon sa langit. Nahulog ang iba sa batuhan at nang sumibol ay nalanta dahil sa kawalan ng halumigmig. Nahulog ang iba pang buto sa gitna ng tinikan at sa kanilang paglaki. Sinikil ito ng mga tinig. Nahulog naman ang iba pa sa matapang lupa at nang sumibol ay nagbunga ng tig-iisang daan. Pagkasabi nito'y sumigaw siya. Makinig ang may tenga. At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Kaya't sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng Diyos at sa iba na may sa talinhaga lamang para tumingin sila at di makakita, makinig at di makaintindi. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ang mga nakakarinig nito, subalit agad namang dumarating ang Diablo. Inagaw niya ang salita mula sa kanilang isipan upang huwag silang manalig na maligtas. Ang mga nasa batuhan, ang mga nakakarinig na masayang tinatanggap ang salita, ngunit wala silang ugat, kaya sandali silang nananalig at tumitiwalag naman sa panahon ng tukso. Ang nahulog naman sa tinikan ang mga nakakarinig na sa pagpapatuloy nila'y sinikil ng mga kabalisahan, ng kayamanan at ng mga kasiyahan sa buhay, kaya't hindi sila nakapagbunga. Ang nahulog naman sa matabang lupa ay ang mga nakakarinig sa salita at iniingatan ito ng may dakil at mabuting loob at nagbubunga sila sa pagtagal. Sa talinhagang ating narinig, malinaw na ang Diyos ang maghasik. Ang salita ang binhi at ang iba't ibang lupa ang kumakatawan sa iba't ibang uri ng puso na tumatanggap sa salita. Tunay na hindi pinagdamot ng Diyos ang kanyang salita. Ang mga makasalanan man ay may karapatan ding mahasikan ng binhi mula sa Diyos. Ayon nga sa Mateo chapter 5 verse 45, pinahisikat ng Diyos ang kanyang araw sa kapwa masama at mabubuti. At nagpapadala siya ng ulan sa mga matuwid, gayon din sa mga di matuwid. Pero kailangan din ng ating kooperasyon para umusbong at magbunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Lupa mang batuhan o dawagan ay maaaring maging mayamang lupa kung ito ay bubungkalin, lilinisin at lalagyan ng pataba upang maging kapakipakinabang ang binhing nahasik dito. At magagawa natin ito sa palagian nating pagdarasal at paginilay ng salita ng Diyos sa ating paglaan ng panahong manahimik at magsuri ng budhi, at sa tulong na rin ng Espiritong Banal na nananahan sa ating puso. Kapanalig, kamusta ba ang puso mo kung ihahambing sa iba't ibang uri ng lupa na inilalarawan ngayon sa mabuting balita? Nagbubunga ba ng pagbabago sa iyong buhay ang pakikinig mo sa salita ng Diyos? Manalangin tayo. Panginoon, pagkaluban mo po ako ng pusong bukas sa pagtanggap ng iyong banal na salita, na magbunga ito ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya sa aking buhay pananampalataya at pakikipagkapwa-tao. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Pakiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH.
para sa inyo na masugid naming followers sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng iba pang may karamdaman. Kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga sipi mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang nakikinig sa salita ay nakakatagpo ng katiwasayan. Ang nananalig sa Panginoon ay naliligayahan.